Magandang hapon sa ating lahat, mga kapwao kasari. So welcome back to my YouTube channel. This is once again Genevieve Mix TV ng Mandawi. So kumusta kayong lahat, mga kasari? Kumusta kayo lahat, guys? So I hope you're doing right now and okay na okay tayong lahat, no? So kumusta nga pala ang inyong mga tindahan? So kumusta ang inyong mga tindahan? So balik tayo sa ating pagninegosyo. So for this vlog, mga kasari, is may isi-share lang ako sa inyo. So ito ay about pa rin sa aming panindat dito sa aming titahan. So ito ay isi-share ko sa inyo, mga kasari. Baka ito rin ay may makuha kayo at makatulong ito sa inyo. So dapat kung ano ang mabinta ay yun yung ang ating binibili para hindi tayo mabusan ng mga stocks. Ayan. So syempre pag maraming stocks, so pag maraming bumibili, so marami ang kinikita, marami ang binta. So ayun. So bago tayo magpatuloy doon, mga kasari, ayun nga, tapos na tayo sa ating rest day. So yan, sa mga hindi pa nakapanood sa aking vlog doon about sa 10,000 roses, so ilalagay ko na lang din yung link dito sa description box, mga kasari, no? So sa mga hindi pa nakapanood, so panoorin nyo, maganda po ang view doon. So sa mga gustong pumunta, sa mga taga dito lang sa Cebu, sa mga hindi pa nakapunta doon, so maaari kayong pumunta doon at nakakapagpa-relax na yan. So bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, so mayroon muna tayong isa shoutout, mga kasari or mga guys, dahil mayroon tayong nadagdag na ating bagong kaibigan dito sa White World. So shoutout muna kay Gcon Moto Vlog. Ayan. So shoutout sa iyo, boss, and maraming salamat sa pagpunta dito sa aming maliit na tahanan. And shoutout na rin kay Jumilka Vlogs. So thank you, ma'am, for coming. At syempre shoutout na rin kay Ara Stories. Ayan. So shoutout sa ating mga bagong kaibigan, Just Glenly, shoutout sa iyo, kasari. And shoutout na rin kay Ninya Sari Sari Store. So maraming salamat, guys, sa inyong pag-subscribe sa aking channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so sana mag-subscribe kayo. At kung nagustuhan nyo ang aking video, so pa-like and subscribe sa aking channel. At kung ano man ang inyong ginagawa, ay maaasahan nyo may babalik ko sa inyo. So yan. So maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga commentators, sa ating mga kaibigan dito na walang sawang nagsusuportahan sa ating mga video. So maraming salamat, at alam nyo na kung sino kayo. So shout out sa inyong lahat, and more sales sa ating lahat, and may God bless us all. So magpatuloy na tayo sa ating pag-uusapan. So keep on watching. So pero hindi pa rin ako magsasawa na i-share sa inyo, dahil ito ay napakalaking tulong para sa amin. So sa mga hindi pa nakagawa ng ganitong extra income, so guys, binabahagi ko ito sa inyo dahil gusto ko ma-inspire kayo. Gusto kong magkaroon kayo ng idea. So kasi lahat, alam ko naman hindi tayong lahat ay maganda yung pwesto natin sa ating mga sari-sari store. So kaya kailangan nating dubiskarte para magkaroon ng ibang pagkakitaan, para magkaroon ng ibang source of income. So alam natin marami tayong mga competitors, mga kompetensya. So kaya ayan, diskarte tayo para magkaroon tayo ng ibang pagkakitaan. Kung mahina man yung ibang mga paninda natin sa ating sari-sari store. So kaya ito ay lagi kong binabahagi sa inyo, guys, para magkaroon kayo ng idea at magkaroon kayo ng ibang source of income. So gaya na lang dito sa aming ginagawa. So pagkano ba ang ating tinutubo sa aming binibinta dito sa aming sari-sari store? Ito ay bukod sa mababa lang yung puhunan, hindi ganong kalakihan, at kayang-kaya sa bulsa yung pwede mong ipuhunan dito. So magkano nga ba yung puhunan at ang tinutubo natin sa ating paninda na mga ito? So uunahin na lang natin dito sa French fries, mga kasari, dahil ito ay napaka mabinta dito sa amin ito. So ngayon, dati ang puhunan dito ay 80 pesos lang, dati noong
bago mag-umpisa yung pandemic. So hindi pa dumating yung pandemic, ito ay 80 pesos lang yung kuha namin sa aking kinukuha nandoon sa public market. So yung suk-suki na yun namin, mga kasari, no? So ito ay sa ngayon ay nagkakahalaga na siya ng 140. So dahil suki nga kami, ito ay binibigay sa akin ng minsan 130-135. So ayan. So ito ay tantsahan lang ang aming pagbibigay. So ang serve namin dito ay 10 pesos. So kailangan para makatubo ka ng malaki dito, pinakamababa na yung 30 na serve, mga kasari. So kailangan makaabot ka ng 30 na serve sa tigsa 10 sa isang kilo na french fries. So kaya tantsa na lang namin dito, guys. Dati yung ang isang pack ng shumai plate ay 50 pesos, so times 5 yan. So mayroon tayong 250 pesos na shumai plate. So sa loob ng 3 araw ay nauubos yun, kaya malaki pa rin yung kinikita mo dito. So dito naman tayo sa ating ito, tempura ay mabintang-mabintang. Ito sa ngayon ay 150 na siya. 150, dati ay 135 yan. So ito ay half kilo lang dahil naubusan sila ng tigi isang kilo. So ang puhunan dito is sa isang kilo na, ikwinta natin sa isang kilo is 150. So mayroon kang kasi ito lahat, kung mabinta ito ay 120. 120 sa isang kilo is 240 minus 150. So meron ka sa isang kilo, meron kang tubo na 90 pesos. Ayan. So kung nakaubos ka ng 2 kilo sa isang araw ay meron ka ng 180 pesos. So sa dito naman sa hotdog, ito ay 30 pesos, mga kasari, no. So meron ka ditong tubo na mahigit 10 pesos. So kung sa tag 3, so meron ka ditong 16 pesos na profit. Ito ay 30 pesos ang binta namin, 30 pesos ang puhunan dito sa Fiesta hotdog. At dito naman sa chicken nuggets, ito ay 50 at ang laman dito ay 12 pieces. 12 pieces times 8, ayan. So 96 minus 50. So meron tayong tubo na 46 pesos sa isang pack. So ito rin ay pabinta, mga kasari, simula noong nagpasukan dahil bumibili sila ng pang-ulam ng mga bata at pangbaon ng mga bata. So kaya ito ay aking binibili everyday dahil hindi ako makapag-stock ng marami dahil nga yung reef namin 2 tapos maliliit lang. So kaya kailangan ang mga ganito ay nakalagay sa freezer. So kaya pakunti-kunti lang ang aking binibili. So everyday ako namimili ng public market, mga kasari. So yan, ito ay 2. At dito tayo sa ating lungga patis. Ito ay 38 at ito ay 6 pesos na ang aming bintahan. So 6 pesos times 12 minus 38. So mayroon tayong tubo dito na 34 pesos, mga kasari. So di ba? Malaki yung kitaan sa ating extra income na paninda. At dito naman sa fishbowl, ito ay 80 pesos at ito ay 1 kilo. So 20 pieces mahigit yung laman dito. At dito naman tayo sa ating Big Shot Hotdog Classics. Classic. So ito ang unang ay 150 at ang laman dito ay 16 pieces. Ang bintahan namin ay 18 pesos. 18 times 16. So 288 minus 150. So 138 yung tinutubo mo dito, mga kasari. So kung sa tag 18 ang bintahan, so minsan kasi binibinta namin ng 15. So depende na lang sa amin yan. So yun ang aking ipakita sa inyo. At ito pa yung ating
squid roll na mabenta rin. Ito ay 30 pieces times 6. So 180 upon nandito ay 120 minus 120. So mayroon tayong tubo na 60 pesos, guys. So 'di ba? Malaki. So hindi pa kasama dito yung ating fish bowl, yung ating nguyong, yung ating kasama na pala yung fish bowl. Ang hindi natin naisama dito yung nguyong at saka yung siomay makasari at yung ating butsi at yung itlog natin na ginagawang quick. So 'di ba? Sa nguyong ang puhunan ay 130 at ang laman doon ay 20 pieces. So 10 pesos yung aming bintahan. So alam nyo na kung magkano ang profit natin doon at sa siomay. Kaya ito ibahagi ko sa inyo dahil napakalaking tulong ito para sa amin. So sa hindi pa nakapanood sa aking mga video, sa aking mga previous vlog, may vlog na ako sa ganito. So bago pa kami nagkaroon ng sari-sari store, ito ang aming una naming paninda, mga kasari. Ayan. So yun lang, sana may nakuha kayo, sana may na-inspire ko kayo sa vlog na ito, na sana magkaroon din kayo ng ibang pagkakitaan. Kasi hindi naman natin masisugurado na everyday malakas yung bintahan sa ating sari-sari store. So gaya na lang dito sa amin. So nakadepende sa mga tao, nakadepende sa ating mga tumor. So dahil dito, sigurado ako ay binabalik-balikan ang aming mga paninda na ganito. Ayan. So dahil na rin sa aming napakasarap na sauce. Ayan. So kailangan lang marunong kang gumawa ng sauce para magkaroon ka ng paninda ng ganito. Ayan. So yung aming dalawang klase at tatlong klase na sauce ay all for one na, one for all. So pwede na siyang iso sa lahat ng aming paninda ng mga ganito. Oh, ito pa pala, nakalibutan ko, no? So isingit ko na lang ito, guys. Ito ay chorizo. Ayan. So chorizo or chorizo. Ayan. So ang bintahan namin dito ay 10 pesos. So maraming naghahanap every morning ng ganito. So kaya bumili ako dahil napasukan ng mga bata at kailangan nila ng pangulam. At ito naman ay skinless. So ayan, ang bintahan dito, guys, is 10 pesos each. At ang puhunan dito ay 25 pesos. So ayan. So yun lang, sana ay may nakuha kayong tip and dagdag kaalaman at sana na-inspire ko kayo. So maraming salamat and sana huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking channel kung nagustuhan mo ang video na ito. Sana kunting tulong naman para sa akin ang inyong pag-subscribe. So maraming salamat and more sales sa ating lahat and happy sailing, may God bless us all.